Hello, good afternoon. Sumabot so we na have a job siya. today. Ito siya guys. Para ma show you. Okay, yeah. So this is Asus Strix. As you can see. Sunod ay ito. Asus Strix. So this is Strix 1078GB gaming. So triple pan siya. Ayan. So medyo madumi siya guys. Parang galing na lang ito sa basurahan. Basurahan ba? Kasi titingnan nyo, napakarumi po talaga nung likod niya. So, ito po ay lahat ay no display. Palawangin na rin po yung black mga screen pala, sabi. So mahirap na po kasi itong buksan pag ganito. Yeah, kaya nalawang na. No display. I don't know kung anong issue nito. So search natin. So ang pila ay 900. Medyo basa siya guys, kaya bumuksan natin siya muna. So search natin. Kailangan natin 904. Okay, pangalan nito ay si Sir Ross. Si klaseng medyo ano, pinag-anohan eh. Sir Ross. Kaya Leonardo. Kailangan natin siya. So ang issue, I'm searching. Tornilyo. So problem niya, garbage display, crashing all games. So yun ang issue niya. According sa may-ari is garbage display. Ayan. But we need to check dahil garbage display. So no choice. Kailangan natin siyang isaksak. Yeah. For so, evidence purposes ito, only. Hindi natin magagamit. Okay. So this is 0.5. Ito muna natin. Okay. So setup lang natin yung computer. Itong manipis na ito. Yung GPU chip na ganito. Yung manipis. Kasi may na-repair tayong motherboard. Sirain yan. Mabili siya masira. Ano natin kung nawala niya ng thermal paste. Yung manipis. Marami na kasi na-repair na ganyan. Yan yung latest version ng AMD. GPU chip na manipis. Yung mga na-repair ko niyan ay sunog yung sa nag-display naman siya memory. On board. Sunog yung ano, patayin na natin. MOSFET. So, just tingnan natin ito. Identify natin kung garbage display or my display. Para sigurado. Yeah, magkabuk din to. Ayan, para recorded at ang evidence. Okay, let's plug in by HDMI. Inspection mo natin. Bye. Huwaya natin. Okay, pan spinning as you can see. Ano pinagmulan ng sira. Yeah, bakit pan spinning. So, garbage display daw. So, natatandaan ko yata black screen yata sabi ng may-ari. Okay, medyo detected siya, but meron ditong something I liquid. I think, no display. Mama sa kanya. Then, no numlock keyboard. Ayan po, as you can see. Wala siyang numlock. Inspection. Ayan o. Oh. Yeah. Meron so, pag ganito, try natin ang second power on. Dito. Kasi no display siya guys, pero detected. Saka dito sa taas. Yeah, dahil siguro sa dumi. Okay, sa loob. Yeah, tapos nag-stop na kasi rin yung pan. Stop na. Okay. So try natin siyang yan, so no display siya. Restart so, natin siya guys. Micro memory. Okay, restart again. So ilang piraso to? 4. Tingnan natin kung magdi-display. 4GB lang ito guys. Okay. Kala ko naman 8GB. Hindi yata nag-restart. 6GB. Hindi ano lang ito. RX din. Power off. Kala ko naman NVIDIA. Ayan, power on. Mabalilit natin, kasi guys, na-replay ng NVIDIA. Yun pala. Kasi pag ganyan, may issue talaga. Minsan sa first power on, di siya nabubuhay. Ayan. But, still. So, ito guys ay hindi garbage display. Ayan. Kasi according sa may-ari is garbage display. So, not garbage display guys. This is no display. Yeah. No numlock. Ibig sabihin, detected siya. Nakhang. Yan. Eh, possible. Wala. Oh. Detected siya guys kasi nagdi-display dito eh. Kasi pag tinanggal natin to, power off natin siya. Nagdi-display naman yung onboard. Ibig sabihin, nakahang po siya. Ayan. Nakapull speed na yung pan. Linisin natin to. Kanyang... Oh, nag-display siya oh, sa onboard. So, power off natin. So, lagay natin yung data lines. Ayan. So, may detected issue na ito pag ganito. So, power on. So, possible madumi. Tingnan natin kung magti-display. So, yung numlock guys, wala oh. Wala. So, oh, not detected.
So lumabas, not detected siya, guys. So kanina detected pa siya. So ngayon hindi na. So according sa may-ari, no display po siya, but according sa may-ari, guard-based display. Yun ang sabi niya, pero no display siya, guys. So, no display, not garbage display, okay? So, as you can see, kitang-kita naman, evidence na walang display. Ano kaya? Shorted ba siya? O hindi? Okay, so tingnan natin. Ah, chat lang naman tayo may-ari. Minute ba? Wala. No display. Not detected. Detected naman siya, guys. Pero no display. Ayan. Ay. Oh, detected siya, guys. Nakahang siya. Kasi walang ilaw yung numlock. Walang ilaw. Mainit ba? Ah, hindi siya mainit, guys. Hindi mainit yung kanyang GPU. So may issue. Kaya na natin. Check ko lang guys yung ano. Ayan, so ano muna ito guys. Okay. Si cleaning ko muna. Cleaning nga baga. So bakit siya walang ano? Anong reason? So tester muna tayo. So eto guys, ang nakalagay pala niya dito. Garbage display, concentrated caching, black screen, on boot or no boot at all. So yun ang nilagay niya. Pero dapat ang nilagay niya, kung no display, no display talaga. Okay, kasi so nilagay niya pa ng garbage display, okay. Tapos constant caching. So good. So medyo pampagulo guys dun sa repairing process. May rating. Dapat nilagay niya na lang yung tunay na issue. Oops. Yung last issue kasi hindi ma this is kagaya nung nilagay yung okay. 0.02 yung ma-identify okay, kung ano yung issue. So memory yun lang kalawang ina. Okay, ito okay din siya. Ito it's recorded naman to kaya all evidence so, is ano naman siya bakit kaya recorded na okay so problem ito so, BIOS ito siguro ayan nakaya pa. Kasi malimit yung BIOS PMD dito. Tornillo flip replacement na din. So, try natin ipower. Yeah, 1070. Maano to guys? Maganda to sa... Ay, napakarami pala na ito. Para nang natambak sa basurahan. Pasensya na kayo. Ako inuubo. So, walang magagawa. Talagang ubo-ubo. Tapos, voltage checking natin siya ngayon. Ayan guys, so... Madami po talaga siya, talagang mapapadaan tayo sa cleaning. Maka issue po nito, possible. Yung nagka-crashing siya display. On. Sana hindi walang sirang memory, sana dumi lang. So, so makakaya pa sana ng so, ultrasonic cleaning. So, meron so, liquid damage din siya guys, kasi may green-green. Sa mga ibang bahagi. Okay, 1.2. So, meron siyang kulay green. 0.2. So, siguro matagal na itong walang alisan sa... Yun, 0.0. Okay, meron naman siya. So, kompleto naman yung supply niya. Ay. Pero walang wala na. Naka-ano siya. Sira na yung... Ano kaya sira sa tingin niya? supply. Tornilyo. Kaya lang mababa yung memory. Wala na. Ano kasi, 1.2 lang siya. So, micron, 1.2. Tornilyo. Para sa akin, mababa siya, guys. Marami naman tayong reserva. Dapat mga 1.3 something pataas. Walang problema. Tapos, hindi siya ganun kainit. Pero mainit din siya, kahit paano. So, ano ba to? 0.7? Okay. So, anong problem niya? What you think? Matigas no display siya. No keyboard. Okay. Power up. So, no display siya, guys. Oh, either sira yung kanyang memory. Patay lahat, tayang kinalawang. Lahat ng memory.
Yun yung ano nito. Kaya pala. Kasi ito, madaling masira itong GPU chip na to. Yan. Pag ang AMD din, siyempre, expire. Napansin nyo kanina, yung thermal pan nyo, expire na. No, possible, masisira din yun. Kaya no display na siya. So, kompleto yung test point. So, yung kanyang data line. So, wala namang ita nyo naman liquid damage din eh. Yan. Talaga siyang pandumi yan. So, clear na clear siya. Malinis pa oh. Yan. So, medyo manipis kasi ito eh. Either, so, hindi natin alam. Subukan natin siyang i-ultrasonic cleaning. Baka naman alikabok lang kung saan party dyan. Okay, para sa test point, na yun, nagtataka tayo, mababa yung memory. Ito. So, anong ginamit na IC niya? So, ay maliit na yung IC niya eh. Ito. So, kung ito ay 8GB guys, baka ito 8GB kasi malimit yung maliliit na ganito. Ang ginamit, 2GB itong isa. Pero D9W, ah, hindi, 4GB lang to. Yan kasing version na D9WCW, 4GB lang ang isa nyan. DDR6 ito guys. DDR6 na. Ayan, so ito yung mababa, 1.2. Ayan. Dumi oh. So hindi pa pinapatang muna natin cleaning, okay? Tignan ko kayo later. Ayan, hello guys, good afternoon. So welcome back. Itutuloy lang natin yung nare-refer natin kahapon. Ayan guys, so hapon na, totally hapon na ngayon, October 9, 5:35 PM. So hindi ako nakapag-live kanina. So busy kasi sa pag-refer. And guys, so I yung repair natin dito, so explain ko na lang. Actually, na nagawa ko na nga siya. Yan na, ano na natin. Bakit ganito ang aking camera? Yan. No display. And hirap ng camera natin ah. Yeah, so yung ginagawa natin yeah. Guys, ito. So, baka natuluyan. Explain ko yung isa. Ultrasonic cleaner natin ito nung Sabado yata yun. So, lunis ngayon guys. Ayan. Ah, talaga namang explain ko sa inyo. Bali, ang ginawa ko dito guys. Actually, dead pa rin siya. Ultrasonic cleaning. So, dead yung ating voltage dito. 0.9. Dead din to. Dead din siya. Tapos, siyempre, dead din ito. So, ang buhay lang ay yung 12 volts. Ayan. 12 volts and dead. Ayan. Ah, yung 12 volts na yung present. So, ang ginawa ko dito guys. Actually guys, dalawa ang settings nito. Yung ang problem nito, umiinit yung GPU chip pero hindi siya nag-full heat. So, upon checking, may nag-overheat na pyesa kasi wala tayong thermal camera guys. Tinetesting ko lang siya, tapos hinawakan ko siya. Napasok ako guys. So, actually, napasok ko eh. Sa inyong pasok ko sa akin. Alam ko napasok ko kanina. Napakagabok. So, dito yata. Kalawangin. Something ganyan. Talaga namang ano. Ayan. Napaso ako guys. So, nakita ko na may issue yung bali umiinit yung GPU chip niya. Then, kapag nawala na yung init ng GPU chip, kasi no display siya. So, doon siya umiinit yung ating 5 volts rail. So, ito siya guys. So, explain ko na lang. Actually, napalitan ko na siya guys. Pinalitan ko siya. Ito siya. Dalawang piraso siya. Ito siya. Malinggit siya guys. Ayan. Super linggit na itong IC. Ito yung sira. Yan. Yan. Dalawa na to. Sobrang linggit lang niya, guys. Tapos, yeah, ang problema, so, nung pinalitan ko, ganun pa rin. So, yung kinuha, ibig sabihin, yung kinuha kong piyasa dun sa donor, sira din. Ganun pa rin, umiinit siya. Ito siya, guys. Pakita natin by microscope. So, tingnan natin kung saan yung tama. Ayan. So, as you can see, ito yon yung maliit na piyasa guys. This is a 5 volts exit guys. Ayan, yan ang supply. So dito yung nakalagay sa ano na to. Ayan o. Ayan, itunda. Ayan, so tinaray ko din isa. Okay, so ang nangyayari guys, para siyang piniprito, nilagyan ko siya ng liquid. Sira GPU chip. Ito yung liquid yung ginagamit nating alcohol. So pag nilagyan natin yan, so umiinit siya. Dati daw garbage. Tapos sinanggal ko ng, sinubukan ko na isa-isahin yan. Tapos ganun pa rin. So kahit mag-ejig ako dito, ng 5 volts rail kasi ito yung output niyan guys, tong fuse na to, tapos ito. Yan. Yan yung output yeah, likod na 5 volts. So nag-eject ako, siyempre para nag-ejection ka kasi at pag may voltage na nilalabas si si IC, hindi siya mag-ano papunction yung voltage injection mo. So tinatanggal niya yung current, yung kanyang amperahe ng voltage injector.
So, ayan. So, pinalitan ko ganun pa rin. Dalawang icing ha. Pares din pala, sisira din pala yung pinalit ko. So, ang ginawa dyan guys, actually may video na ako nito. Meron na akong video repair nito na 5 volts section damage. Din yung issue sa so, output. Na ang nangyayari, humihina yung voltage na output dito. So, ang nangyayari, 5 volts kasi siya, nagiging 1.4 voltage na. Pag uminit yung GPU itong IC na to. So, ganun ang nangyayari guys. So, natestin ko na to lahat. To, hindi naman siya shorted. Wala siyang shorted. Wala ano. Siguro yung nakabit yung IC, sira din. So, ang ano nito guys, dalawang ano nito, ang function, dalawang IC. So, may, kung mapapansin nyo, may kinabit ako dito guys. Ayan, mapapansin nyo. Bagong kabit na to guys. Ito ay, reserve lang ito guys. Reserve. Yan. Kasi yung ibang mga video card, ang gamit talaga nila ng 5 volts output is ganito, yung IC. 78D0, 5 ampere. Yan. So, 5 volts yan guys. Yan. So, ito guys ay factory lang yan. So, pero ito, itong IC na to, at saka ito, ay isa lang yung function. Connected siya to both sides. So, mapansin nyo, itong rail na to, ayan. So, ito yung output ng 5 volts. Ito yung output. Ayan, mapansin nyo. Ayan, yan yung 5 volts output. Ayan, tapos kung susunod yung pin 1, siya yung output dito. So, ito yan. So, 12 volts in, tapos ground, nakapull sa ground. So, ganun din naman dito, nakapull din sa ground. So, connected lang yan. Dito lang yung dumaan. 12, ito yung input na 11 point something volts. Voltage, so 12 volts. So, yan, tapos maglabas dito, pull to ground, tapos lalabas ng output. So, napalitan ko na yan, guys. Yan. Hindi so, mo siya nililinis. Hindi ko na naisama sa video. Simula ng bilhin. Yan. So, yan ang masira. Explanatory ko, guys. Yan, in-explain ganito. Ko lang. So, yun yung problem niya. Kasi ang ginawa ko, guys, hindi ko muna ito pinalitan. Tapos, niremove ko yung IC dito. Tapos, nag-eject lang ako dito ng 5 volts via DC bench. So, nung ejection via DC bench, hindi siya namamatay yung display. So, ibig sabihin, the problem is solved. So, yun ang issue talaga, yung ating 5 volts exit. Okay? Siya kasi nag-generate ng 5 volts tong section na ito, guys. Yan. Ito, itong IC na yan. So, dito, may voltage kasi siya dito. May output naman. Kaya lang, nagdi-dead yung mga outputs lahat. So, yun ang nakita kong issue. Yung ating 5 volts, hindi siya naglalabas dahil yun ang sira. Yung method natin siya. Ayan. So, pinalitan na natin. Ayan nga, kinuha ko guys na IC, ito na lang. Kasi same din naman siya. Ayan, kung babasihan natin, 78, 2 ba yan? 78, D05A, AL. So, ayan, mayroon ako dito guys na show natin sa inyo ang screen. Ito yung ating board view. Ayan, so, mapansin nyo. Hinahanap ko pa itong board view na ito, guys. Nakuha ko kay Binapix. Ayan, kung mapansin nyo, ito siya. Ito yung sira na ating IC. So, yung pin 1, siya yung ating output. Ayan, tapos self ano lang ito, guys. Self-adjustment. So, umikot lang yan yung ating 12 volts bus B na ito. So, umikot lang yan. So, pumunta yan sa enable na 5 volts. Yan, 5 volts enable. Ano, umikot lang yan kung mapansin nyo. Yun, okay. So, ito, fusible. Ayan, ito na yung ating continuation sa ni-repair. Na-cleaning na natin. As you can see, malinis na po yan. Ano, fully clean na rin siya. Ayan. So, corroded parts. Malinis ko na yan, guys. So, inspection lang natin yung side na to. Saan ba yung may corrosion nito? Sa likod yata. So, pasensya na kayo. Nag-run ng ultrasonic cleaner. Possible, baka maingay sa ano. But, kasama yan sa trabaho. Kailangan mag-run ng ultrasonic cleaner. So, ito yung may corroded part sa tagiliran. So, check natin ito. Mabuti ko. Ito, connected pa naman siya. Kinalawang na siya, guys. Ayan. Kinalawang na. Ayan, tapos may dumi yung fixed reset niya, guys. So, ano kaya ito? Fixed reset ito, eh. Makaputol na. Tingnan natin. Parang putol na nga siya, guys. Kasi, possible, mawala pa yan ang display kapag putol siya.
Naku, putol nga. So, possible, nagdi-display, tapos umiinit yung GPU chip, ganyan mangyayari nyan. So, tingnan natin ang malapitan. Zoom natin. Kung siya ay putol. Para siyang putol eh. Tingnan natin ang bote. Parang putol yung connection niya. Ay, hindi. Buo pa siya, guys. So, nagkaroon lang ng corroded sa parts na yun. Yan, nagkaroon dito na corroded. Buti hindi siya naputol. Okay pa. Buo pa, check na natin. So, buzzer sound. Kung konektado pa siya sa isa't isa. So, tapos na yung ultrasonic cleaning natin. Hindi pa, mamaya na, nagre-record ako. Ako na mag-ano. Ayan, so, testing na natin kung magkakaroon na ng display. Kasi ang issue nito, no, display, kanina. So, nakita naman natin na super dusty na talaga siya. Super dumi na. Ayan, so, kailangan na, tapos thermal pad residue na yung itong memory. So, kailangan ng ultrasonic cleaning. Para matanggal yung mga silipin pala natin yung mga memory kung may mga dash yung ilalim. Eh, mga malinis naman yung memory. Okay. So, malinis. May fully clean. Dinis na linis ng ultrasonic cleaning. Oh. So, ito, medyo madumi ng kaunti. Pero, hindi naman dikit-dikit. As in, wala naman na siyang dust. Ayan, alikabok. So, linis na linis na. Ano na lang, parang ayan, may mga ano na lang, umido na lang nakakapurat. Pero, hindi na sila dikit-dikit sa isa't isa. Okay, so, yung mga bulls niya, oh, mga kailangan ng palambutin. Pero tingnan natin, baka okay pa naman ang bulls niya. Sana hindi sira yung yung kanyang GPU chip. Kasi sabi garbage display daw before. Pero sa tingin ko naman hindi. Sana hindi. Para kahit pa paano ay medyo easy chip pa rin siya. At hindi pa malala yung tama. Okay, so plug in via HDMI. Try natin kung iinit. So let's turn on. Power on. Okay, umiinit yung GPU chip. Nag-warm. Tingnan natin kung saan mag-di. Ayun, umiinit. So mag-display yan. Umiinit yung GPU chip. Ayun, nag-display nga siya. So, tingnan natin. Lagyan muna natin ang pan. Yan. I-check natin yung memory. So, if 1. Tapos, if 10. Hira natin kung may issue ang memory. So, basahin muna natin siya. Asensya na, inuubo tayo. Yeah, so reading a memory. Tingnan natin kung may failure sa memory. So kailangan kulay green. Okay, reading. So mabilis naman yung reading. I think wala siyang failure pa ganyan.
pag mabilis yung reading, ibig sabihin sa cycle, kasi cycle kasi yan, naikot yung cycle. So, mabilis naman siya, passing yung reading. So, possible, walang issue. So, tingnan natin. Pag nag-pass, ay, yun lang, dust lang ang issue at saka thermal pad residue. Kailangan ng palitan ng thermal pad. Pagkaroon, nagkaroon ng issue kasi ang video card mo, na ganun. So, kailangan na ng repair talaga. Ayan, pass po siya. So, walang issue sa memory. Ayan, basta at nakaramdam ka ng paghahang sa video card mo, nagkaroon ng yung tinatawag na glitches, garbage display. So, pag ni-restart mo yan, babalik yan sa dati, okay na yan. Pero, isa ng pangitain nyo na may issue ang video card. Kailangan na ng repair. Kasi pag pinagpatuloy mo siya, either bumili ka na ng bagong video card kapag nasira siya. Yan. Mas maganda kasi kapag nagpangita na ng sintomas, i-re-repair na siya. Papadali na siya sa ligit technician. Yan, yun ang pinaka-the best na ano. Huwag na natin siyang antayin. Parang tao lang yan eh. Na pag may sakit yung tao, di ba, pag may sakit yung tao, ay kailangan dalhin sa ospital o uminom ng gamot para ma-cure yung sakit. Yan, so ganun dapat. So, super dominate to guys. Ayan, actually, pangalawang ano na to. Meron tayong pangalawang repair video. So, ito siya, yung isa. Ongoing ultrasonic cleaning na siya. Ito siya. Ayan, ito yung isa. Yung pangalawang video natin. Habang nakababad ito, nililinis ultrasonic cleaning. So, ginagawa ko yung isang video card. So, ito, hindi na to masyadong maganda, but so, baka nating lihahin, baka magpapaganda pa natin. Yeah, so, yan. So, lalagyan ko lang guys ito ng thermal pad. Then, hindi ko pa siya napapa-approvehan sa customer. So, kailangan pa natin siyang pa-approvehan. Hindi ko pa rin siya nalilinis. Pati lilinisin ko pa. Dumi pa. Yeah, so, papa-approvehan natin kasi thermal pad replacement siya guys. Ang papalitan sa kanya ay... I think this is 0.5 mm, I think. So, sukatin natin. 0.5. Okay. 1 mm siya, guys. 1 mm. Yung ilalagay. So, 1 mm yun ang ano niya, thermal pa dito. Tapos, yun dito ay 1.5. Yeah, it's 1.5. Or, nag-expand na to. Kasi, tingnan natin. So, remove natin yung ano. Yan, tinemove natin. Well, I think 1.5 siya, guys. Kasi, medyo makapal siya. Pero, expanded na kasi siya. Expired na. Ayan. So, yung ano yun natin, sukatin yung nakalapat sa PCB. Okay, 1.5 nga siya guys. So, exactly. So, tama yung ating hinala. 1.5 saka 1 mm. Okay, papaproban muna natin sa customer before we proceed. So, update ko kayo for stress test guys. So, ang issue nito, super dusty. Expired thermal pad. Yan. Tapos, thermal pad residue. Then, napakadumi. Kita nyo naman sa unang video natin. Napakarumi nito buong likod. Tapos, may thermal pad residue na dyan. Expired na siya. Ayan. So, pag ganun kasi, kailangan na siya ng repair sa expertise. Ayan. Kasi ito ang problema. No display, as you can see kanina. No display. Ayan. Sabi ng customer, garbage display daw yung una. Tapos, nagka-crash. Kasangga sa no display na. Ayan. Yung kasi yung mga issue, nagpakita na siya ng sintomas. Pag ganun nagpakita ng sintomas, hanggat may display, garbage display. Dali na agad sa technician para maagapan, para kung marirepair yung memory, marirepair siya yung memory. Kasi pag ito yung nag-shorted, nagtama, so tatamaan yung supply ng ating memory, masusunog yung mga MOSFET. So mas matindi pag nasunog yung MOSFET at nabutas ang PCB. So mas mahirap yun. Totally damage na yung PCB. Kaya once na may sintomas ang video card, so dalay na po sa video card repair para ma-repair or ma- diagnostics kung anong issue at kung anong dapat gawin. Okay, dito dalhin niyo po dito sa video card. Okay?
So, update ko kayo for stress test. So, waiting lang. Chat lang natin na may-ari. Then, wait for a while, okay? Yan, hello guys. Good morning. So, today is October 11, 2023 na. 11 ng umaga. So, update tayo dun sa nirepair natin kahapon. Actually guys, kahapon na itinesting ko siya sa games. Yung mga 30 minutes na garbage display siya. So, upon reading, yung kanyang GPU chip ay nagmalfunction. So, yung solder ball niya ay ng GPU chip ay overheated na. Kaya, nag-crack-crack-crack na siya. Then, nireflow natin siya. So, as of now, ongoing stress test na siya. Testing na siya. Pass na sa stress test. Then, sa games, okay na siya so far. So, yun ang nangyari. So, as you can see naman, sa unang video natin, nasa unahan ng video na to, na nakita natin na nag-display siya before, then nagka-display naman after ultrasonic cleaning. Yun lang, saglit lang, nira na 30 minutes. Ano yata, 3 minutes lang yata yan kasi nakatatlong round lang ako sa games ng far right 84. Ayun, so nagkaroon na siyang garbage display. Nangyari, ayun. So update sa customer. Then ngayon, umaga. So, tinry natin siyang reflow. Ayun. So far, nagpass siya sa stress test guys sa Ayasing 4 mark. Then sa games, ang oras na natin ngayon is 11 na ng umaga mula alas 8. So, okay na siya. May ganda na yung resulta guys ng ating ano. Actually, sinend ko sa customer yung video na ano. So, subukan ko ipakita kung makikita nyo. Play natin. Nandito siya eh. So, hanapin ko lang siya guys at mukha ng nataklo ba niya yata ito? Ayan, ito. Ito, ito, ito. Repair natin. Ito siya guys. So, yan. Tama pa yung GPU chip. Natin. So, medyo malungkot tara eh. So, tingnan natin. Baka kaya pa ng memory lang. Ito nga lang. So, ngayon lang lumabas. Kanina wala. So, nag-games ayan. Ako. So, yan yung lumabas na siya ganyan. Garbage system. Tindi lang siya. Tama na ito. Tayo lang natin. Parang mag-block. Wait. Wala. Yeah. Parang mali. Wala ang display. Display. Mag-block ka. Kasi na. Sana naman. Umabol ka. Umabot ka. Sana kaya. May stress test mo. Makuha muna yung memory kung sira. Oh. Sad. Mag-block screen na. Wag. Wag. Kaya pa yan. Kaya pa. Sana umabot. Kaya ito siya oh. Sana kaya. Kasi guys. Nag-ano siya. Ay, tama. Garbage display. So, yan yung naging issue niya, guys. Sana hindi mamatay. Yan. So, pag namatay, sad yan. Nag-ano siya, gano'n. Garbage. Tapos, pag reading yung memory, lahat ng memory black screen may error. Na. Ibig sabihin, pag gano'n, sad. Wala na. Hindi sira lahat ng memory. Oh, black sira screen yung GPU chip. Tuluyan na. So, tinubukan natin siyang hindi man lang matapos. Pag magano'ng lahat, hindi posible na kasi masira yung lahat ng memory. Ah, natapos yata. Gawa ng tingnan natin. Matay ba? Nakatatong round sa tingnan ko sa far right. Ay, wow! Sira po ang GPU chip mo. Nag-aari. Ayan, so nakatatlong round. Okay naman siya eh. Tapos nirading ko kasi siya guys before lagyan ng thermal pa, thermal paste. Nirading ko siya sa memory reading. Wala siyang error. Nag-pass po siya sa pass memory testing. So, ngayon, ang next focus ko na lang is nireflow ko yung GPU chip. Ayan, after reflowing, eto nga, umabot na siya ng 1, 2, 3. So, 3 hours testing, stress test, hard, extreme testing. So, pass siya, tapos sa games, okay na siya. So, humingi tayo sa may-ari ng 1 to 2 days stress testing for gaming para sure na 100% wala na siyang issue. So, yan guys, nakuha pa sa reflowing ng GPU chip. Kasi nakita naman natin may issue, kaya rage saka natin siya nireflow, okay? So, as you can see, ito siya guys, yung testing niya, tinetesting nung anak ko. Ayan, nakikita nyo. So, far right, kahapon, 3 rounds, nag-garbage display na. Ayan, kasi yan daw yung unang issue, sabi nung may-ari. Ayan, so, upon checking nyo naman, as you can see, yan, okay po siya. It's under, it's working pa rin siya hanggang ngayon. Ayan siya, so, naglalaro ng aking anak. Yan yung nare-repair natin kahapon. So, okay na siya, guys. I think okay na siya. Based naman sa testing ko, okay na siya. Fully working na siya. Kasi, in-stress test ko siya 34 minutes using 4 mark.
full extreme. So, nagpass po siya sa stress test, hindi siya nagkaroon ng issue. Tapos yun, kanina pa sa games, nag-okay naman siya. So, ganyan guys, I think okay na yan. So, under monitoring na lang yan, then before releasing. Kapag nagkaroon talaga ng issue pa, within 2 days, so hindi na natin siya i-release na as good. So, i-release natin siya with diagnosis na lang sa mayari. Okay? So, as of now guys, yan ang update sa ating nire-repair. So, so far, so good. Okay? So, paalam na ulit tayo. So, i-upload natin to ngayong araw mismo na ito. Itong video na to kasi nag-iisang video to. Ngayong October 10. So, upload natin. Okay? So, panoodin nyo na lang po ng kabuhan. Okay? So, hanggang dito na lang guys. So, sa mga bagong salta sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po. Then ko mag-comment po kayo, mag-question, and paki-like na rin po, then paki-share po sa iba pa nating kababayang Pilipino. So this is a video car repair from Workshop X Repair. Okay, so see you on the next repair. Bye!